Magandang araw sa ating mga OFW, especially sa lahat ng mga OFW na pauwing Pilipinas. So for today's video mga kabayan ay i-update po natin kung paano magparehistro dito sa One Health Pass. So unang-una po mga kabayan ay open po natin yung ating Google and then search One Health Pass. Okay, and then click search. So ito po yung One Health Pass na website mga kabayan. So click po natin itong nasa itaas. So ayan, click close. So ito na po yung main page ng One Health Pass mga kabayan. So piliin po natin ang register. So click register. Ayan, ito po yung unang page, paalala. So click OK. Basahin lang po natin ito mga kabayan ha, before po natin i-click yung OK. So next, click done and close. Ayan. Ito po yung unang page na dapat nating i-fill up mga kabayan. Travel details, meron pong reminder, and meron pong important notice. So basahin lang po natin to. Then scroll down. So una, when is your departure going to the Philippines? So kailan po yung ating alis papuntang Pilipinas? Ako po ay September 22. Next, when are you arriving in the Philippines? So kailan po yung ating dating sa Pilipinas? Ako po ay 23. Okay. Next, select type of port of entry in the Philippines. Okay, piliin kung saan kayo darating sa Pilipinas. So syempre tayo po ay airport or paliparan. Airport or seaport of arrival. So piliin lang natin kung saan po tayo lalapag sa Pilipinas. Kung kayo po ay lalapag ng Bohol, Clark, Davao, Iloilo, Calibo, Lawag, Cebu, so Naiya, meron po dyan, Subic. Ako po ay lalapag sa Naiya, Terminal 3. Yan. So next step po tayo. Arriving as passenger or crew. So syempre tayo po ay aircraft passenger. Tayo po ay mga pasahero. Next, classification. So syempre tayo po ay mga OFW. Category. Tayo po ay land-based. Okay. Next, have you been vaccinated for COVID-19? Kung kayo po ay bakunado sa COVID-19, i-click yes. Vaccination card. So tayo po ay national vaccine card. Kung tayo po ay nabakunahan sa ibang bansa. The next, country where vaccinated. Hanapin lang po natin kung saan tayo saan tayong bansa na bakunahan. Tayo po ay nabakunahan sa Saudi Arabia. Ayan. So click next. So ito na po yung main form na dapat nating i-fill up. Yung pangalawang form, One Health Pass Registration Platform. Meron pong important notice, basahin lang ho natin. Okay? And then scroll down. So personal profile. Una yung ating last name. Next yung ating first name or pangalan. Next yung ating middle name. Kung wala po tayong middle name ay type in A. Okay? Kung wala pong middle name, may type in A lang po. Kung meron po, ay mas mabuting ilagay ang inyong complete middle name. Next, suffix. Kung may suffix kayo, junior, senior, or the third. Scroll down lang natin. Sex, kung kayo po ay male or female. Birth month. Ako po ay August.
birthday. Yan, birth year. Kuha 1993. Next na ho tayo. Civil status, kung kayo po ay married or single, or widow, or divorce, or annulled, or separated. Po ay married. Nationality, siyempre tayo po ay mga Filipino. Hanapin lang natin ang letter F. Ayan, Filipino. Next, full health number. Kung wala po kayong full health number, again, I type in A. Okay? Sa full health number po, kung wala po kayong full health number, I type in A lang po. Non-applicable. So next, passport number. Ayan po ating passport number. Local Philippine number. Ito pong Philippine number, mga kabayan, ay yung number po sa Pilipinas. Kung wala po kayo dyan, ay yung number po ng inyong mga magulang, yung inyong asawa, o yung inyong mga kapatid. Next, email address. Kailangan po tama ay inactive ang inyong email address. Yan. Residence details, house number or lot or building. Lagay ko po dito yung complete address dahil hindi ko po alam yung house number ng aming tahanan. Street, subdivision or purok. Ayan. Province, kung ano yung ating probinsya. Yan. Municipality or city. Or lungsod. Yan po, no? Municipality or city or lungsod. The next, barangay. Yan. Scroll down ho natin. Next, travel details. Travel itinerary, country or territory of Port of Exit. So, saang bansa po tayo nang galing? Okay. Ako po ay Saudi Arabia. Hanapin naman natin yung Saudi Arabia. Yan po. Okay. Next, airline name. If connecting flights, please indicate the flight going to the Philippines. So, malinaw ho ang sinasabi dito, mga kabayan, na yung airlines na lalapag sa Pilipinas. Okay? Kung kayo ay mga connecting flights, ang ilagay niyo po dito ay yung airlines na lalapag sa Pilipinas. Ako po ay Emirates Airlines, Etihad Airlines. Etihad Airlines. Flight number. Yan po yung aking flight number. So others, skip lang ho natin yan. And seat number, skip lang ho natin. Okay. Type of OFW, employer name. Lagay lang ho natin yung employer name. The next, are you a vacationing OFW? Kung kayo po ay magbabakasyon, i-click yes. Kung kayo po ay mag-exit, i-click no. Ako po ay mag-exit, so click no. Vaccine information. First dose, date of first dose. So ako po ay nabakunahan noong 2021 ng June. Yan. Name of vaccine. Ako po ay AstraZeneca. Second dose, kung kayo po ay nabakunahan ng second dose, ay click yes. Kung wala po ay click no. Ayan lang po, kadali mga kabayan. So, date of second dose, ako po ay nabakunahan noong September. Name of vaccine. So, ako po ay Pfizer.
And then, next na po tayo, booster dose na po tayo. Kung kayo po ay nabakunahan ng booster dose, i-click yes. Kung wala po, ay click no. Kung po ay nabakunahan ng booster dose, ay click yes. So, date of booster dose, ako po ay nabakunahan noong 2022 ng January. Ayan po. Name of vaccine. Ako po ay Moderna. Bali, halo-halo po yung aking bakuna. Ayan, Moderna. Country where vaccinated. So, syempre ako po yung nabakunahan sa bansang Saudi Arabia. Okay. Ayan. So, upload vaccine card or certificate. So, click lang po yung choose file. So, saan po ba makikita yung ating medical report? Makikita po yun sa CHT apps, mga kabayan. Again, ang ating vaccine card or certificate ay makikita sa CHT apps. Andiyan po yan, mga kabayan. Hanapin lang po natin yung ating run. Ayan po, yung ating medical report. So next, upload proof of booster dose. Another upload for proof of booster dose. So yung aking ilagay lang ho dito, mga kabayan, ay click yes. And then choose file. Ilagay ko ulit yung aking medical report or vaccine card. Okay. Yan po. Galing po yan sa CHT apps, mga kabayan. Yung aking medical report. So, next lang ho tayo, countries traveled. Dito po sa countries traveled, na-skip lang ho natin to, mga kabayan. Okay? Skip lang ho natin yan. Next, exposure history. History of exposure to known, probable, and or confirmed COVID-19 case 40 days before the onset of signs and symptoms. So, click no. Clinical information. Have you been sick in the past 30 days? So, click no. Comorbidities. Do you any comorbidities? So, click no. So, data privacy and affidavit of undertaking. Ayan po, no? Scroll down lang ho natin. Pwede po natin basahin. And dito pa si baba. I hereby attest that all the information stated in this application are true and correct based on my personal knowledge. Okay, click po natin yung box, mga kabayan. Again, click box. Ayan, I am fully aware that I can be subject to criminal liability for any misinterpretation of my part. I agree to the terms and conditions stated herein. Ayan po. Click box. So next, CAPTCHA security na po tayo, mga kabayan. Ayan. Ayan, i-type lang ho natin yung nasa CAPTCHA security. A, key, 4, 5, X, A. Ayan lang po. Again, i-type lang ho natin itong CAPTCHA security sa itaas. Enter lang ho natin. I-type. And then, click submit. Okay, click submit. So ayan, mga kabayan, pagka-click po natin sa submit ay ito po yung lumabas. So tayo po ay meron ng QR code. So tayo po ay successful sa pagrehistro dito sa One Health Pass. Ayan po, no? Pwede po ang QR code or barcode. Yan po ay valid for boarding, mga kabayan. Okay, kung wala po kayong matanggap na email galing ng One Health Pass, ay huwag po kayong mag-alala. Dahil okay na ho ito, mga kabayan, kailangan lang ho natin i-screenshot itong QR code or barcode na ating natanggap, no? Pagkatapos nating mag-parehistro dito sa One Health Pass. Yan po ay valid for boarding. Okay? Itong QR code or barcode. So, ganyan lang ho kadali, mga kabayan, kung paano mag-parehistro dito sa One Health Pass. Okay? So, hanggang dito na lang po, mga kabayan. Sana po ay nakatulong itong ating video ngayong araw bilang guide sa ating mga OFW na pauwing Pilipinas. And sa lahat ng mga OFW na pauwing Pilipinas, ingat and God bless sa inyong lahat, mga kabayan. Thank you.